Okay, o ito. Hindi ako katulad nito. Ito, isa pa itong ano, may isang tingin ko, parang may sintu-sintu din to. Eh, feeling ko lang naman, ha? Tanungin natin kung may sintu-sintu siya. Kasalanan daw ng mga binansagang dilawan kung bakit Agosto ang simula ngayon ng school year. Totoo po ba yan? I-fact check natin yan. Dahil po sa matinding init ng panahon, marami nagsasabi na ibalik na lamang ang dating academic calendar kung saan Abril at Mayo ang bakasyon ng mga estudyante. Isa na nga riyan ang YouTuber na si Dante Maravilla. Yun nga lang, sinisisi niya ang mga binansagan niyang dilawan na siya responsable na gawing Agosto ang... Sikat ka na! Sigurado ako. Sigurado ako, tuwan-tuwa pa siya na TV siya. Tuwan-tuwa pa yan. Ganyan katansu yan eh. Sigurado ako bukas tuwan-tuwa yan. Na-TV pa ako, na-TV ako. Sir, na-TV ka dahil fake news ka daw. Hindi, yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Yan ang problema talaga eh. Wag tayong kakarga ng fake news porket meron lang o shoot ito sa script natin. Diba? Yan ang, ito problema ha. Ito ang problema pagka ikaw ay may poon. O ikaw ay merong sinusundang crowd o may gusto ka lang kunin na crowd. Kasi nung nakita ko yung Facebook, yung YouTube niya, 'di ba? Naging Duterte ito eh. Tapos ngayon, todo-todo na siya Marcos, binabanata niya ng mga Duterte. Pero ngayon todo-todo na Marcos. No wonder gusto niya ng views eh. Mautak ang ano eh. Mautak eh. Gusto ng views eh. Di ba? Naalala ko pa nga dati, nagbebenta pa to ng mga kung ano-anong anik-anik niya eh. Oh. Wala namang masama magbenta. Okay? Kaya lang, ang masama is yung lumipat ka lang sa kampo dahil gusto mo makuha yung crowd nila. In other words, eh, for the views. Yeah? Ngayon, dahil for the views ka, gusto mong makuha yung panig ng mga Marcos, kakargahan mo ngayon ng lahat ng script mo. So sinabi daw niya, mga dilawan, ang may kasalanan ng ganito. Eh hindi naman nung panahon ng dilaw yun. Pagsisimula ng klase, ang dagdag pa niya, dahil daw ito sa kagustuhang kopyahin ang schedule ng pasukan sa ibang bansa. Sa ngayon ay meron na pong 11,000 views at mahigit 900 likes ang nasabing video. Pero mga kapatid, ang... Wala na ho yan ngayon, hinahanap ko eh. Ayun na, tinitingnan ko, wala. Mukhang natauhan sinasabi eh. Ewan ko, sa video na ito ay hindi po totoo. Sinuri po yan ng Facts First PH at ng Press One PH. Ang pagpalit sa academic calendar ng mga nasa basic education o yung mula kinder hanggang senior high school ay nangyari po sa ilalim ng Duterte administration. Ay, salamat naman. Nabawasan na ang mga isa sa mga moro-morong vlogger. Kung saan ang DepEd Secretary ay si Leoning Briones. Noong May 2020, inutos ng ahensya na ilipat ang simula ng pasukan mula Hunyo patungong Agosto. Ang dahilan, ang NOE kasi simula pa lamang na mahigpit na COVID-19 restrictions kung saan halos lahat ay bawal lumabas. Ginawa po ito para masiguro ang kaligtasan ng mga estudyante sa panahon ng pandemya. So yung pinag-uusapan kasi niya dito, yung paglipat daw nung ano, kagagawan daw ng mga dilaw. Eh actually, sinasabi naman ng TV5, eh ito yung panahon ni PRRD. Kaya nga sabi ko nga sa inyo eh, ulitin ko lang ho ha, kahit dito sa channel na to, napaka-strict ko pagdating sa ganyan. Pagka mali talaga, kahit shoot siya doon sa kwento, hindi dapat ginagawa at hindi sinasakyan. Diba? Halimbawa ho, at tulad nung sinasabi ko sa inyo, si Maharlika, napakaraming kwento niyan. Pwedeng gawing content yan eh. Diba? Pwedeng gawing content yan eh. Kasi lahat ng sinasabi ni Maharlika, it's against Bongbong Marcos and Ma'am Xi. Kung ako gago, kung ako walang kwentang vlogger, pipikapin ko na lang yun for the sake of meron lang ako may content. Kasi nga, shoot siya sa aking istorya. Ano yun? Shoot siya na banata ng mga Marcos. Kaya lang, hindi ko gagawin yun. Bakit? Hanggang wala siyang naipipresentang ebidensya, bakit ko sasakyan yun? Diba? Hindi huho ganito ang Banateros Brothers. Lalo na kaming tatlo. Ito, I can say for myself, ako,
si Boss Dada at saka si Coach Oli at I think si Jojo din. Si Jojo naman pag nagpresenta siya, meron din siyang ebidensya pinipresenta. Hindi ho siya yung sakay, ewan ko, I hope it will not change. Kasi if that would change, babanatan ko rin si Jojo. Pero so far, habang tinitingnan ko, pinapanood ko yung mga video ni Jojo, lagi naman ho siyang may pinipresentang ebidensya. Kaya nga sabi ko, okay yun, dapat ganun. Whatever happened, kailangan hindi mo kukunin for the sake of views lang. Huwag tayong ganun. Kasi ang pangit eh, nabababoy ang vlogging dahil sa mga ganyan tao. Totoo. Alam nyo kung bakit nabababoy ang pagbablog? Dahil sa mga vlogger na may sinto-sinto. May tililing. Kasi isipin nila, pag may isang vlogger na may tililing, lahat na ng vlogger may tililing. Lahat na ng vlogger, fake news. Diba? Hindi ho lahat ng vlogger fake news. Meron ng mga vlogger na matitino at umaayon pa rin sa standard na pinipresenta ng mga mainstream media. Kasi it's the same shit eh. Ang mainstream media, hindi mo naman masasabing lahat dyan matino. Meron din dyan mga patay gutom na media. Meron dyan. Meron dyan mga media na ACDC. Kaya nga ngayon naka-sports car na. Hindi ko na lang sasabihin ha. Pero hindi lang sports car na bago doon, pati mukha niya. No. Totoo. Maraming ganyan. Okay. Pero it doesn't mean the entire mainstream media is paid. Hindi. Huwag kayong magpapaniwala sa mga nagsasabing lahat na lang ng mainstream. Kasi ganyan ang birada nito ni ano eh. Ni pangalan yung ano. Yung kaka-fake news lang. Diba? Hindi, sana ho wag ho tayong ganun ha. Tandaan nyo natin. Ako, ito ang pa-promise ko sa inyo. Hindi ho tayo kakarga ng fake news dito dahil lang for the sake of views. Honestly, yan ang aking passion. I hate fake news. Ayoko ng chismis na hindi naman. Kasi una-una, ginawa na akong laman ng chismis. Ang buhay ko. Wow. Hoy, bakit wala nagla-like? Nakikichismis lang kayo? Ano to? Puro kayo ano ha? Ang hirap dyan, yung talk na wala namang ginagawa. Oh, puro kayo talk, wala namang nagla-like. Magagalit sa inyo sino? Ang hirap dyan, yung talk na wala namang ginagawa. Sabi nung isa dyan, huwag naman ganyan, sabi nito isa. Si Nino, ang literal na certified na pagkabaliw. Pinag-uusapan natin dito, vlogger, ha? Vlogger ho, hindi ho ano, ha? ang tawag doon. Ano ba yung, Helen Lo, maraming salamat. Thank you very much ho sa mga nagpapakulay. Thank you. Ano ang pangalan? Anong tawag mo doon sa ano, sa mga ano, sa mga... Yung naghuhubad-hubad sa labas, sa public. Anong tawag mo doon? Hindi taong grasa, ha? Iba. Iba yun. Iba ho yung taong grasa. Ha? Iba ho yun. Anong tawag mo doon? May tawag doon. May term sa English doon. Yung mahilig maghubad, magpakita ng kung ano-ano sa kat... Exhibitionist. Hindi ko... Flasher, laboy. Hindi ho taong grasa. Maring kamukha, pero hindi ho. Pero hindi ho taong grasa, ha? Flasher boss? Flasher ba tawag doon? Nudist. Indecent exposure. Alalim na mga binabanggit nyo. Ha? Merong voyager. Ay, nako. Grabe yung babansang Pilipinas. Ito. Nanindigan ng Sugar Regulatory Administration o SRA na kailangan talaga natin ng dagdag na importasyon ng asukal. Pero duda ng ilang grupo, lalo't hindi pa nga raw nakakarating sa merkado ang mga naunang inangkat na asukal. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Magkukulang na ang supply ng asukal sa katapusan ng Agosto.
Ayon niyan mismo sa pagtataya ng Sugar Regulatory Administration o SRA. Sabi ng ahensya, hindi sumapat ang huli nilang inangkat na asukal para punan ng demand sa merkado ngayong taon. Halos 50,000 metric tons pa ang kailangang dagdag supply. Kaya naman, inaprubahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-angkat ng dagdag na hanggang 150,000 metric tons ng asukal. Sapat na raw yan para punan ng demand at tiyaking may reserba pa tayo pangontra sa mataas na presyo. If we don't have a buffer stock, the prices will surely go up. So, hindi na acceptable levels yun. Last year, yung buffer natin sa umpisa sa refined was about 20-something thousand lang po. So, it led to speculation, it led to the spike in prices, which the president really wants to avoid. Pero kung ang National Federation of Sugar Workers ang tatanungin, tutol sila sa muling pag-aangkat na yan. Sa isang pahayag, kinuwestiyon ng Secretary General ng grupo ang planong pag-aangkat muli gayong hindi pa nga raw kumpletong dumarating ang nasa 440,000 metric tons ng asukal mula sa Sugar Order 6 ng SRA. Dagdag pa niya, hindi rin naman bumababa ang presyo ng asukal sa mga pamilihan sa kabila ng pag-aangkat natin. Simula nung nakaraang taon, nakapako pa rin sa 86 to 110 pesos per kilo ang presyo ng asukal. Hindi nagbago kahit na may mga dumarating na imported na supply. Napansin din niya ng sama ng mga supermarket. Wala rin naman daw nakarating sa kanila mula sa mga inangkat na asukal simula noong Pebrero. Nakapagtaka, no, as to why government has not been able to do much about this stuff. If they were able to import or raid the smuggled sugar that they said they have raided, no, in the warehouses, no, sana na-distribute. Wala pa rin kami natanggap asukal at the lower price. Weird, ano? May naangkat daw pero walang natatanggap ang merkado. Hindi kaya sa papel lang yung angkat? Hindi, isipin nyo maigi ah. Merong naangkat, merong pinirmahan. O ibig sabihin nun, may lalabas na pera. Pero bakit walang napupunta sa merkado? Sabihin, walang real product. Aba. Ito ang hindi ko maintindihan sa bayan natin. Kaya minsan, mapapaano ka na lang din eh. Ano ba to? Ang daming problema ng bansang Pilipinas. O, sige. Didiscuss lahat yan. Bantag, Digamo, Tebes, ano pa? Lahat ng drugs na kesyo operation daw na pautot lang, ganyan-ganyan. Ano pa? Mga involved na general, kung ano-ano. Pero ang hindi magalaw-galaw, itong smuggling. Di ba? Hindi ho magalaw-galaw itong issue ng pag-aangkat sa Pilipinas. Bakit hindi ho magkaroon ng, alam mo, sana si Senator Tolentino gawa niya naman ng paraan to sa Blue Ribbon. Kasi bakit ganito? Bakit tuloy-tuloy ang pag-aangkat pero walang napupunta sa merkado? There's something wrong. Pera yan, di ba? Kesa na yung pensyon ng mga militar at mga kapulisan ang tanggalin nyo, bakit hindi nyo ayusin ito? Di ba? Para ano, masyado bang makapangyarihan ang ating Mrs. President? Bakit ganun? No effect, no? Walang nagsabi, walang umabot. Sagot lang dyan ang DA. Importante dyan, siguro i-trace natin yung to be transparent kung saan pumunta yung unang in-import para nang sa ganun, malaman ng ating taong bayan din na why is there... Yun nga yung tanong sa inyo eh. Inulit nyo lang, sir. Ang importante dyan, i-trace kung saan. Kaya nga kayo tinatanong, sir eh. Pinaikot nyo lang, inulit nyo lang yung tanong sa inyo eh. For another importation. Matatandang nabalot ang kontrobersiya ang mga naunang sugar import. Hindi, alam mo, dapat pag-usapan to ha. Napakalinaw nito. Kung may nagre-reklamong hindi umaabot sa merkado ang mga ini-import, asa na yun? Ano yun? Go sugar? Ay, sabi nga ano isa, go sugar daw. Order, matapos questionin ng mga mambabatas ang legalidad nito.
Pero ngayon, tiniyak ng SRA na di na ito maulit at walang papaborang trader. Basing on our very fruitful meeting yesterday, everybody can rest assured though, that the coming import program, should there be one, should there be a need for one, this will be normal, this will be all under SRA, it will all be above board, and it will be open to all the importers po. So, everybody can come in. Ifa-finalize pa raw ng SRA sa pagtatapos ng Mayo ang eksaktong dami ng asukal na aangkatin. Na-target namang makarating sa bansa bago mag-Setyembre. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5. Grabe ha. This is really something na it's a little bit weird, di ba? Kasi oh, parang sabi ko nga, abnormal na nga yung paulit-ulit na pag-aangkat ng ating gobyerno. Tapos eh ganyan pa, 'di ba? Ibig sabihin, alam na nga ho nating abnormal, eh biglang hindi pa talaga lumalabas yung sinasabing inaangkat natin. Kawawa naman po tayo, 'di ba? Sana naman yan ho ba ang dahilan kung bakit nyo babawasan ang pensyon ng mga sundalo at ng mga kapulisan natin? Yan ho ba ang dahilan? Bakit? Para may pang-angkat tayo?